Lupang binili mo na, ibinenta rin sa iba. In case of double sale, sino ang mas may karapatan sa lupa? Ang first buyer o ang second buyer? Hello everyone, kumusta po kayo? This time, let us talk about double sale or multiple sale. Pag-usapan po natin kung sino ang mas may karapatan sa real property kung ito ay nabili nyo na ngunit naibinta na rin pala sa iba. We will answer that right after this intro. Sino ba ang may better right in case of double sale or multiple sale? Well, generally po, ang first buyer po ang mas may karapatan dun sa property, in line with the principle prius tempore, potior iure, meaning first in time, stronger in right. Subalit may mga pagkakataon pong maaaring ma-defeat ang preferential right ng first buyer. Ito po ay dahil sa mga rules na nakasaad sa Article 1544 of the Civil Code of the Philippines. Bago po natin tatalakayin kung sino ba ang mas may karapatan dun sa property, alamin po muna natin kung ano bang ibig sabihin ng double sale sa ilalim ng batas. O kailan nating masasabing may double sale. Ito po yung mga requisites ng double sale. Una, iisang property lang ang tinutukoy ng dalawang sales transactions o bentahan ng property. At ang mga ito ay valid sales transactions. Ibig sabihin, parehong valid ang first sale at ang second sale. Hindi po applicable ang Article 1544 kung invalid o void ang isang sale. Halimbawa po na isang void o invalid sale ay kung hindi naman actual owner ang nagbenta ng property doon sa isang sale transaction. Isa pang halimbawa ng void sale ay yung fictitious o absolutely simulated sale. Nangyayari ito kapag gawa-gawa lamang ang transaction at wala naman talagang bentahan ng property dahil walang ibinayad doon sa seller. Pangalawa, dapat magkasalungat ang mga interest na kinakatawan ng buyer sa first sale at ng buyer sa second sale. Meaning, nag-aaway at hindi pwedeng ma-reconcile ang kanilang conflicting interests. Hindi po applicable ang Article 1544 kung sila ay co-owners sa iisang property. Maaaring ma-reconcile po ang kanilang mga interests dahil pareho po silang may karapatan dun sa property. At pangatlo, dapat pareho nilang binili ang property sa iisang seller. Meaning, ang seller sa first sale transaction at ang seller sa second sale transaction ay iisang tao lamang. Let us take an example. Si Renz ay nagmamay-ari ng isang house and lot. Ibinenta niya ito kay Carlo by executing a deed of absolute sale. Pagkatapos ay ibinenta niya rin ito kay Leslie by executing another deed of absolute sale. Question, sino ang mas may karapatan sa property? Ang first buyer o ang second buyer? Under Article 1544 of the Civil Code, in case of a double sale of an immovable or real property, ang buyer na naunang maiparegister ang sale sa Register of Deeds o sa Registry of Property, in good faith, ang mas may karapatan sa property. Kung din sa example natin ay nauna si Leslie na maiparehistro ang kanyang deed of absolute sale sa Register of Deeds in good faith, mas may karapatan siya dun sa property. Ang ibig sabihin po ng good faith ay wala siyang alam tungkol dun sa unang sale transaction. Hindi siya aware na nauna nang naibenta kay Carlo ang property at hindi siya nakipagsabwatan upang ma-defeat ang right ng unang buyer. Take note po na kahit nauna pa siyang makapagparehistro ng sale sa Register of Deeds, ngunit napatunayan namang hindi siya in good faith, hindi siya entitled to the preference or protection under the law. This is the reason why napakahalaga po na maasikaso nyo agad ang pagparehistro ng sale transaction sa Register of Deeds for your better protection. Maliban of course dun sa tax liability na maaaring lumaki ng lumaki over the years kapag hindi agad nabayaran ang capital gains tax at documentary stamp tax sa BIR. Question, paano kung wala sa kanila ang nakapagparehistro ng sale sa Register of Deeds? In case wala dun sa first buyer at sa second buyer ang nakapagparehistro ng sale sa Register of Deeds,
ang mas may karapatan sa property ay kung sino man ang naunang in possession ng property in good faith. Please note po na ang salitang in possession ay nangangahulugan hindi lamang ng actual possession wherein the property sold is placed under the control at possession ng bumili. Kundi it also means constructive possession wherein the property can be acquired sa pamamagitan ng pag-execute ng public instrument. Ang deed of absolute sale na hindi pa po notaryado ng notary public ay itinuturing na private document. Kapag ito ay notaryado na, nagiging public instrument na po ito. In other words, kapag ang deed of absolute sale niyo po ay notarized document, ibig sabihin po nito ay kayo na po ang may constructive possession ng property. Kayo na po ang mas may karapatan dun sa property kahit hindi po kayo ang may actual possession. Kung sino po sa first buyer at second buyer ang magkaroon ng actual o constructive delivery, siya po ang mas may karapatan sa property. If none of them was able to register the sale with the Register of Deeds. Kaya naman po, just like doon sa registration sa Register of Deeds, huwag po nating i-take for granted ang pagpanotarize ng ating mga dokumento. Having your deed of absolute sale notarized by a notary public can provide you with a better protection. Question: paano kung wala sa kanila ang nakapagpa-register ng sale sa Register of Deeds at wala rin sa kanila ang may possession ng property? In that case, the law says ang magmamay-ari ng property ay kung sino sa kanila ang makapagpresenta ng oldest title in good faith. Kapag sinabing oldest title po, hindi po ibig sabihin yung certificate of title. Maaari po itong deed of sale na hindi notaryado o memorandum of agreement o anumang kasulatan na nagsasaad ng sale transaction. Just remember po, if it is notarized, it would fall under the category of possession. Sana po ay may natutunan po kayo sa video na ito. At alam niyo na rin kung ano ang mga dapat gawin upang maprotektahan yung mga interests ninyo kapag kayo ay bumili ng real property. Unang-una, it is a good practice to reduce everything into writing. Mainam po ang may kasulatan. Pangalawa, mas maganda po kung ito ay notaryado. Dahil kung ito ay notarized, ito ay itinuturing na public instrument at kapag may public instrument, may constructive delivery. At pangatlo, pinakamainam po na maipa-rehistro po ninyo ito sa Register of Deeds. Always remember, ignorance of the law excuses no one from compliance therewith. See you in my next video. Ingat po kayo.